Nandito si Maribel Osaki. Nais niyang makausap ang kanyang nakarelasyon dahil gusto niyang makuha lahat ng naipundar niyang mga ari-arian at nais rin niyang tigilan siya nito sa mga pananakot. Ma'am Maribel, magandang hapon. Half Japanese po kayo? Apo. Dati niyong karelasyon ay si Roselyn Sulaiman. Apo. Montero. House and lot? Apo. Isang cellphone. May wallet pa? Yung wallet ko po na ginagamit ko dito. Tsaka cash na rin po. Lahat na lang po. Kunin ko na lang din po para maayos. Ano pong trabaho niyo, ma'am? Ano po, may asawa po akong hapon sa Japan. So, lesbian po kayo at the same time? Hindi naman sa ganun. Parang may pusong babae pa rin. Bisexual po kayo? Parang ganun. There's nothing wrong with that. You don't have to be ashamed. Kasi kami dito hindi kami discriminate. There's nothing wrong with that. As long as nagpaglilasyon ka sa hindi minor de edad. Nasa edad ka naman po at nasa edad naman to si Rosalyn. So, gusto na pong bawiin? Bawiin ko na lang po lahat. Kung talagang kami po, wala na lang pong money involved. Meron kayo mga papeles na magpapatunay na yung meron, house in lot? Meron naman po. Yung house in lot, kanino po nakatitulo? Kay Rosalyn po. Pinahalang ko po lahat ng meron kaming nabili. Binigay ko na lang po. Mahirap kasi po ito. Korte po ito. Kasi ang akin lang, gusto ko patunayan sa kanya na mahal ko siya. Ngayon, okay. Hindi porket nasa ibang bansa. Eh parang gano'n lang kadali. Siyempre pinaghirapan ko rin naman. Ito Montero, ma'am. Kanino nakapangalan yung sa kanya na rin po. Binigay ko na rin po lahat. Kasi nga po, mahal ko po talaga siya. Kaya ko po siya paglaban. And I believe you. Ang akin lang, maging totoo lang sa lahat. So ano ba nangyari sa inyong relasyon? Ba't nagkaganito? Nag-away po kasi kami ng January 9 po. Miss Rosalyn Sulaiman, ang dating karelasyon ni Ma'am Maribel. Ma'am Rosalyn, magandang hapon. Magandang hapon din po. Ma'am, andito po si Miss Maribel. Apo, apo. Alam niyo na po kung bakit siya nandito. Apo, na itawag na po kanina sa akin yung concern niya. Actually, kahapon ko pa po siya gustong kausapin eh. Kung yung cellphone na inihingi niya, siguro medyo natakot siya gawa nung yung cellphone kasi na yon may intimate moment, yun lang akin. So, sabi ko, burahin na lang. Hindi naman siya nakipagkita sa akin kahapon. So, siguro natakot siya na akala niya pinagbabantaan ko sila or something. Ma'am, ano po yung pinagawa niyo? Kasi ganito po, OFW nga po siya. Parang may mga taong, ewan ko kung saan po niya nakita. Siguro mga friend list ko sa Facebook, something ganito. Buy and sell ako, sir eh. May mga kinakausap akong tao eventually. Siyempre, kailangan natin bumenta. Selos po. Selos yung dahilan po. So, marami siyang naririnig na ganito ako, na ganyan ako, na gusto niya, ipagtapat ko sa kanya. Ano yung ipagtatapat ko? Hindi naman lahat ng kilos ko, kailangan ko i-report sa kanya. Okay, basta ako, totoo yung nararamdaman so ko sa kanya. So, in short, ma'am, tamang hinala, ika nga. Wala po talaga matibay na ebidensya kasi puro haka-haka lang po. Nasa Japan po kasi siya. Hindi ko po alam kung sino yung mga taong nagbibigay sa kanya ng info ng kung ano-ano. Okay, ma'am, sandali po, ma'am. So, wala ho pala kayong hard evidence, Ma'am Maribel. Yun ang sinasabi po ni Ma'am Rosalyn. So anyway, umiral pa yung inyong pagiging selosa, kaya nakipag-break up kayo, kinukuha niyo na yung mga gamit. Hindi, ang akin lang naman po, kaya hindi ako nakipagkita sa'yo kahapon. Ilang beses akong pabalik-balik sa bahay niyo, akin na yung cellphone ko, kasi hindi ako makakilos. Ngayon, sinabi mo sa nanay mo na wala yung cellphone ko. Anong gagawin ko? Nagpunta ako sa meeting place, ang daming tao, hindi ko kilala. Hindi ko alam kung anong pwede mong gawin sa akin. Natakot ako. Kaya hindi ako lumitaw. Sabi ko, pag di nyo pinakita yung anak ninyo, magsusubo ako kay Tulpo. Ginawa ko lang yung paraan na alam kong magiging safe ako. Natatakot ako sa inyo eh. Pagbabantaan nyo yung pamilya ko, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Oo, selos ako. Pero dapat inintindi mo rin yung naramdaman ko. Sabi ko, magsabi ka lang ng totoo, di ba? Pero ano, kung di ka nagsalita, hindi ako mag-react sa mga narinig ko. Alam kong tapos na yung pass. Yun lang naman ang inihingi ko sa'yo eh. Pero anong gusto mong gawin sa akin? Padampot ako. Papadampot daw kayo? Hindi ko po alam kasi yung nangyayari doon sa taas. Palilitawin nila ako. Paano kung lagyan na lang nila ako ng kung ano-ano dyan? Walang kalaban-laban. Kung inisip mo yun, sana inisip mo rin yung magiging kalagayan ko. Pag nangyayari yun, security lang inihingi ko. Kung ikaw din naman, nasa lugar ko. Kung tayo may, talaga, tayo sandali, talaga. Ma'am, may pasa raw kayo? Madali po ako magkapasa. Pero nung nag-away po kami, talagang sinaktang niya po kayo? Una po, sinabunutan ako. Pangalawa, sinampal ako, tapos sinabunutan. Gusto niyo po i-demanda natin siya? Hindi na po, okay na po yun. Sure ka? Okay na po. Protection na lang po hinihingi ko para sa pamilya ko. Kasi iwanan ko po sila eh. Bakit ko natatakot kayo sa kanya? Makoneksyon ho ba ito? Hindi ko po alam eh. Miss Rosalyn! Opo. Paano to? Gusto lang niya makuha yung house? Wala naman tayo magiging problema dun, sir. Kasi alam naman niya sa part niya na lagi ko sinasabi na okay lang ako sa mga ganung bagay. Ang sabi ko nga sa kanya, kung sumira sa atin ang pera at yung mga tao nakapaligid sa atin, hindi ako naging mahina siya.
Sabi ko nga siguro, kung ako yung may pera, hindi kami nagkaganyan. Kung ako yung may million-million, ako na siguro kumuha sa kanya at hindi ko na pinagtrabaho niya sa Japan kasi alam ko hirap niya doon. Alam ko yung homesick na nararamdaman niya. Hirap na hirap din ako makita siya ng noon. Kung balak ko lang siya pagkatirahan, hindi ako papayag na bumili kami ng bahay na malapit sa nanay niya. Eh, pamilya niya to eh. Kung ano yung mahalaga sa kanya, mahalaga sa akin. Hindi ko siya kaya ilayo sa kung sino mang mamahal niya sa buhay. Miss Rosaline, mahal mo ba talaga si Maribel? Opo. Mahal na mahal ko po yan. Maribel, mahal mo ba talaga si Rosaline? Mahal ko po yan. Natakot lang po kasi ako sa mga banta. Yung sa'yo, selos na walang basihan. Ibig sabihin, nagpapadalos-dalos ka. Ngayon si Rosaline, naiyak siya. Sabi niya, wala raw problema, ibabalik niya lahat. So, dito makikita mo na talaga meron siya pagmamahal sa'yo. Dahil kung hindi kanya talaga mahal at panluloko lamang, magmamatigas to. Yung sa house in lot sa Montero dahil nasa pangalan na niya. Pero anong sinabi niya? Ibibigay doon niya sa iyo, no problem. Doon pa lamang nagpapakita na talaga may pagmamahal tong isa sa iyo. So, pwede niyo ba ipagpatuloy na lang siguro? Pag-usapan niyo na lang. Misunderstanding lang to sa konting selos at konting banta. Ganun lang naman pag nag-aaway, di ba? Parang away lang ng lahat ng tao. Tsaka pamilya, na magkarelasyon. Pamilya na rin po kasi. Bakit nyo kasi intindihin yung pamilya ng iba? Hayaan mo kung anong sasabihin ng pamilya ng iba. Ang importante, nagsama kayong dalawa, maligaya kayong dalawa. Forget about what other people say. Inaayos ko naman po yung relasyon namin. Kaya lang po kasi, pamilya nga sa pamilya nga nga po sila ang nag-aanuhan. Kaya naapektado na rin po kami. Ma'am, ang sinasabi ko, kung talagang nagmamahalan kayo, hayaan mo kahit na anong sabihin ng pamilya niya, hayaan mo kahit na anong sabihin ng pamilya mo. Ang importante kayo ng dalawa. Kaya ko lang po siya ipaglaban. Sabi ko, konting panahon lang, ang iniingi ko sa'yo. Harapin ko naman lahat. Yung unawa mo lang iniingi ko, tsaka yung pagmamahal mo dahil malayo nga ako. Yun lang naman. Tsaka yung mga picture na ano, huwag kang mag-alala, ibibigay ko sa'yo. Kung gusto mo i-delete, di-delete ko yan. Walang yun problema. Yun lang yung problema natin. Dapat kahapon nakipagkita kayo sa anong tapos. Paano ko makikipagkita sa'yo? Ang daming ilang tao nakapaligid doon. Sino'y nakasakay sa loob ng Montero? Natakot ako. Ano ba pinagagagawa mo sa akin? At 2011 yung maraming tao doon. Hindi yun. Sana nag-mail ka sa akin kung nasaan ka o bababa ako. Dalawa tayong dapat mag-uusap bagay. Pero anong ginawa mo? May tao sa loob ng Montero, lalaki. Sabi ko sa'yo, nandito ako sa bahay nung gabi. Ma'am Rosaline, pakisagot muna, sino yung lalaki na nakasakay sa Montero? Kuya ko po. Chinek lang po niya ako kung okay po ako. Sigurado ka dahil nakita ko ang kuya mo. Ako. Kilala ko pamilya mo. Sabi ko nga, kaya magsabi ka na lang ng totoo. Ngayon. Magsabi ka na lang ng totoo. Ang daming naka... Hindi naman ako sinungaling. Hindi isang tao lang nandoon. Maraming nakapaligid. Natural 7-11 yun. Maraming talagang tao doon. Hindi yun ang pinupwet ko. Pagpunta ko doon. Tumawag ka sa akin ng ganito, ganyan. Kailangan ikaw lang mag-isa. Pagpunta ko doon, anong ginawa? Pagbalik ko, nasa police station ka na. Ipadadampot mo na ako. Eh, bakit kita ipadadampot? Kasi nga, ang concern ko yung cellphone, di ba? Yun lang naman eh. Eh, sabi ko, ayaw siguro na makipagkita sa akin. So, isusurrender ko kasi pwede mo akong baliktarin yun na ninakaw ko yun sa'yo. For my own purposes, isinusulit ko. Tinanong kita nung una, sabi mo, wala yung cellphone ko sa'yo. Tapos, sasabihin mo ngayon, nasa iyo. Ano ba ang totoo? Sabi ko nga, magsabi ka lang ng totoo. Nasa barangay nga, nagsabi naman ako dyan na. Sabi ko, eh, dumaan ako sa bahay ninyo, sabi ng nanay mo, wala yung cellphone ko doon sa'yo. Alam mo, importante yung cellphone ko na yun. Hindi ko naman kasi sila nakokontak ng umaga. Sabi ko nga sa'yo, umaga na ako umalis ng bahay kasi pinakalma muna kita. Binantayan kita kasi lasing na lasing ka. Baka magmotor ka na naman. So, ang ginawa ko, umaga ako, hindi ba ako, nag-check-in ako, tapos natulog ako, hindi ko sila nakausap. Hindi alam ng nanay ko, syempre, ang sasabihin niya sa'yo kung nasa yung cellphone na yan. Bumalik ako doon, ikaw daw ang tumawag sa nanay mo, 4 beses akong bumalik. Mukha akong tanga, pabalik-balik doon, hindi ko alam kung nasaan ang gamit ko. Dahil lang sa'yo. Gamit. Ay, wala silang alam. Tumawag ka nga daw. Nagsabi ka nga daw doon sa nanay mo. Gagawin mo ba sinungaling ang nanay mo? Magsabi ka na nga lang kasi ng totoo. Yun ang, di pa palagi ko sinasabi sa iyo. Nasa akin nga kahapon yung cellphone mo. Tapos sinurenday ko nga sa barangay. Ma'am, ako naman makasingit. Pinagbibintangan mo na niluloko ka ni Rosaline. Tama, Ma'am Maribel? Kayo po, sa palagay niyo, wala kayong nilulokong tao? Oh. Alam ko naman po yun, kaya lang tinanggap niya po ako sa buhay niya. Nandiyan na po yan. At the same time, nakikipag-relasyon kay Rosaline. So hindi ko ba panluloko yun? Sa hapon. Hindi nga lang natin kalahay, pero panluloko pa rin yun. Panluloko is panluloko, regardless kung anong race nung taong niluloko natin. So, bago kayo magbato dito kay Rosaline, kailangan tingnan niyo po muna ang sarili niyo. Sorry, madam, ha? Opo. I have to speak. Sige lang po, opo. Sinasabi ko lang po yun. Kasalamat kayo na po, ano pala, no? Wala atang demandahan pag same sex ang relasyon niya. So, hindi pwede mag-demand ng hapon. So, kunin mo na lang po
ayusin na lang po namin, kunin ko na lang po lahat. Kung talagang kami po talaga, walang money involved. Rosalyn, ma'am. Opo. Kukunin na lang daw po muna niya yung mga gamit po, lahat. Given na po yun, matagal okay. ko na rin na mapos na sabi sa kanya yan. O sige po. Sabi ko nga sa kanya, siguro kung walang money involved, hindi tayo siniraan ng kung sino-sinong tao. So ma'am, kung wala ng pera, magugusto mo pa rin si Ms. Maribel? Alam po niya yan. At naramdaman naman po niya yan. Sabi ko sa kanya, kahit simpleng buhay lang sana. Galing na rin naman ako, sir, sa ano po eh. May yes, dalawa akong anak. 14 years ang marriage ko na broke. Ayoko nang ulitin yun. Eh, sa kanya ko naman naramdaman lahat. Hindi ko naman mapipigilan yung puso ko. Kasal din ba kayo, Ma'am Rosalyn? 5 years na po kami hindi nagsasama. Iniwan niya po ako. Okay. Iniwan po kami ng mga bata. I'm sorry to hear that, Ma'am Rosalyn. Ms. Maribel, dadalhin ko kayo sa barangay, San Isidro Antipolo. Doon na lang po magkabalikan ng mga titulo, mga ari-arian at lahat-lahat. And then, tulang sinabi mo, kung talagang kayo, one of these days, makapag-usap kayo ng maayos, then who knows, maging maayos ulit ang inyong pagsasama. Tama ba ako, Ms. Rosalyn? Opo. Ms. Charlotte Camantigue, Barangay Secretary San Isidro, Antipolo City. Magandang hapon po, Ms. Charlotte. Magandang hapon din po. Diyan na lang po sa inyong barangay, kasama po siguro si Chairman at kayo, witness, na magsaluyan na lang po ng mga gamit at mga titulo. Itong si Ms. Usaki. Sige po. Bali po ang nasa amin lang, sir, yung sinorender lang po dito na phone at saka yung wallet na may ID and cash po. Okay, apo. Teka muna. Ms. Rosalyn. Yes po. Paano naman po daw yung Montero? Hindi ko naman po siyempre may susurrender yun kasi pinag-uusapan po namin kahapon yung about the cellphone. Hindi, kaya nga po kung pero kung yung mga material na bagay po, willing po ako kung ano man po yung mapag-uusapan po namin. Okay. Alam sige, naman po niya yan. Doon po kasi sa Montero, what you do is, kukuha lang po kay ma'am ng ano deed of sale. Pipirma ka sa deed of sale na dinideed mo yung Montero pabalik kay Ms. Maribel at ganun din sa house and lot. Siguro kukontakt tayo ng isang broker na siya mag-facilitate ng transfer of title. Okay, ma'am? Sige po, apo. Salamat po, Ms. Rosalyn, sa time na binigay niyo sa amin. Maraming salamat din po. Magandang tanghali po sa inyo, Ma'am Rosalyn. Sige po. Maraming salamat po. Ms. Charlotte. Yes po. Sige, bukod po doon sa wallet at cellphone at pera, yes po. Meron pa din pala yung Montero. Sige po, sir. I-ano na lang namin sila dito. I-accommodate po namin sila kung ano pong tulong kailangan nila. Ms. Maribel, napakagalante mo. Hindi naman po. Gusto ko lang po magkaroon ng maging yung pang-future namin. Eh, inunahan ko na makaipon para at least trabaho na lang ako ng trabaho. May investment kami. Mabuti nga ma'am na mabait itong si Ms. Rosalyn pahayag siyang ibalik. Kung nataong ka sa mga taong... Alam ko naman di ba? Talagang may mga tao nang po talaga na kakabigin lang po. Pero naramdaman ko lang po na mahal naman po ako niyan. Oh, kasi babalik niya eh. Mahal ka talaga nito. Ang akin lang. Sana kagahapon talaga. Yun lang. Takot lang talaga ako. Paano naman po si hapon? Ayusin ko naman po. Alam ba ni hapon to? Hindi po niya alam yung pagkatao ko po. Sorry ma'am ha? Opo. Hindi kaya kinakaraman ako kayo? Hindi naman po kasi... Hindi kasi yung hapon, wala palang kaalam-alam at ang bait sa iyo't hindi ka naman sila sinasaktan. Hindi, yung hapon naman po okay naman po. Kaya lang may problema rin din po kasi kami. Wala naman pong perfectong may relasyon. May anak po kayo kay hapon? Wala po. Sige ma'am. Sasama namin kayo sa barangay. Before the end of this week, maayos natin itong problema niyo. Magandang hapon po, Madam Maribel. So, maganda to, nagkaayos na kayo. Nadala lang din ako ng emotional na ano, maraming nagsalita. Kaya medyo natuliro ako. Eh, ba't ka nagpapadala sa sulsul? Ba't siya hindi? Marupok ka. Tumalakas. Pero okay na po, naayos naman namin. Sabi ko sa kanya, kung ako lang nasa sitwasyon, sana hindi kami nagkaganyan. Kasi alam ko, mahina siya. Sorry mama, mahina ka nga. Ito, malakas to. Naayos naman namin eh. Hindi siya gold digger. I agree. She's not a gold digger. Kung ako tatanungin, opinion ko, hindi. Base dun sa mga sitwasyon na pag-usapan. May mga issue kasi na lumalabas na gold digger na ganito. May mga ano na sa Facebook, sa ano, lumabas na rin yung pictures ko. Kasi hindi naman natin may iwasan yan kasi nasa, hindi natin hawak yung utak ng mga tao. Pero tama na, nakikiusap ako, tama na. Ang importante ma'am, kayo ay okay na. Huwag mo kasi intindi ko anong mga sabi-sabi nila, intindi mo yung sinasabi yung pareho. Kasi nagampanan mo naman din yung obligasyon mo sa pamilya mo eh. Bakit di ka nila maintindihan? Nagamay nyo na lang din kung anong meron kami ngayon. Hindi ka maintindihan ng nanay mo, ng mga kapatid mo. Bakit? Ano bang problema? Ayaw ng parent? Kasi may nakita nga pong
I mean, ani involved. So yung family niya, parang yun ang tinitingnan sa side. Akala ng family niya, pinipirahan mo lang siya. Tapos nang bala ko na siyang iwan, umalis ako ng bahay namin. Alam naman niya kahit dati pa na, sa solid ko yan. Kung ano man yan, para wala na silang makitang ganyan. Okay lang naman tayo kung ganito, ganyan tayo. Para wala na silang silipin. Kaso yun, nagpadala nga po siya. Kala siguro ng nanay niya, hindi ko ibibigay. Medyo lutang po kasi lagi. Ma'am, she has a strong personality. Dapat ito magdadala ng relasyon niyo, hindi ikaw. Mas matanda siya sa akin. Hindi naman din ako yung una niyang ganito eh. Ilan taon ba kayo, ma'am? I'm 33. Kayo po, madam, ilan? 35. Oh, 2 years lang. I'm so happy for both of you na nagkayos na kayo. At least nalaman mo, ma'am, na hindi siya mukhang pera. Alam naman po niya yan, sir. Meron lang talagang gumulo sa kanya. Nung gabing yun, siguro natakot lang siya gawa nung cellphone kasi gusto ko na nga umalis kasi medyo magulo na yung nanay niya. Ayoko na, ginugulo niya kami. May bata kasi. Okay, how about your relatives naman? Ayaw ba sa kanya o boto sa kanya? Okay naman po yung family ko, sir. Okay lang sa kanya yung family. Kasi naiintindihan, kilala ko ng family ko pag ako nag-desisyon kasi hindi ko naman kasi mahahawakan yung puso ko eh. Okay. Yung family po niya ang may problema. Okay. Family niyo wala. Wala na sa po. Relationship. Nung tinitignan na ng family niya na ganito ganyan, umi-enter na yung family ko kasi kilala ko nila. Medyo nasasagasaan na yung privacy ko. Siyempre, kailangan nila yung pagtanggol ako. Medyo kaya pumasok yung pamilya sa pamilya po na issue na binabanggit niya. Pero ang magulo talaga, yung family niya, kasi may nakikitang ganun. Alam naman ng mga pamilya niya na ginawa naman niya yung best niya. Ilang taon siya sa Japan. Lahat ng pundar binigay niya sa family niya. Eddie, bati na pala kayo. Eddie, pwede na kayo mag-hug. Congratulations, madam. Thank you po, sir. Madam, congratulations. Nag-ayos kayo. Yeah, salamat. Mabuhay kayo dalawa. Saludo ako sa inyo dahil nag-ayos na kayo at wala nang away. Okay? Salamat po.